Pupunta kami doon. Hapon naman yun eh. Oh. Alas 4 ng hapon. Kasi pwede naman daw baka mapaga. Si Enzo. Ayun. Yan, Enzo. Hindi, ako po natutuwa lang ako na, di ba, kahit na magkakaiba ng political colors, di ba, nung huling eleksyon, na magkakaiba tayo ng mga sinuportahan, pero pagdating po sa Pilipinas, sa pagmamahal sa Pilipinas, ay magkakasama po tayong lahat. Yun po, doon naman ako natutuwa. Lalo sa issue ng West Philippine Sea. Sa yung issue kay Kibulay sa Seminay. Ayun po. Yun. Saka yung, ano, pagpaparesign kay Sara. Ayun. At saka yung gentleman's agreement. Ayun. Sir, dito po sa pakikilahok nyo dito sa pagpunta nga po sa Ayungin, ano po ang nais nyong ipahiwatig or ang mensahe na inyong nais na ihatid sa ating mga kababayan po? Lalong-lalo na po dun sa ating mga kababayan na magpasa hanggang ngayon, nalilito kung ano ba talagang susundin, kung panig ba tayo sa China o panig tayo sa Pilipinas? Dito, ang gusto nating ipakita dito, actually masaya, nakita ko kayo, ngayon ko lang kayo nakitang personal. Si Mark, kay JDB. So, second time ako galing pa akong Bicol. Yeah. Wow. From Naga. Actually, ang haba ng biyahe. May mga vloggers din kami dito na mga kami nung election, Lenny. Si Aling Marie nandyan. Okay. Si Action Man nandyan, kasama namin. So, gusto nating ipakita dito na pagdating sa issue ng China, dapat magsama-sama tayo. Tama. Yung mga ginagawa nila Roque, ng Isemini, ng mga vloggers ng DDS, ano yan eh. Napakasama kasi kahit kung politika man lang hindi tayo magkasama, pero dapat sa pag-issue ng China magkakasama tayo eh. Nakakalungkot na ganun sila, kaya maganda nandito tayo, magsama-sama tayo na sa issue ng China. Sir, kasi bayan to eh, bayan natin ang pinag-usapan dito, hindi politika eh, di ba? Sir, malungkot. Ano pong masasabi niyo sa polisiya ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Alam naman po natin, syempre sabi nyo nga ngayon po ay hindi natin kailangan magwatak-watak, di ba? Ay, ako very vocal ako na hindi ako Marcos ng eleksyon. Okay. Tama, alam namin po yun. Pero sabi ko, pagdating dito sa issue nito ng China, yung ICC, no, yung tungkol sa Isemini, kay Kibuloy, ay, supportado ko si Marcos yan. Hindi man ako pro-Marcos ng eleksyon, pero ako naman, kung saan yung mabuti at tama, doon ako. O, supportado ko siya sa bagay na yan. Kaya kahit ako sa mga followers ko, marami dyan mga katampings, marami dyan oposisyon. Pero pagdating dyan, suportado natin ang gobyerno sa bagay na yan. Tama nga yung ginawa ni Roque, ay ni Trillanes. Ano pong reaction nyo ron? Tama yun, kasi kanina. Ang ginagawa nila, kasi nahihirapan silang idepensa yung katraidora nila sa bansa, nila Duterte, di ba? So, nahihirapan sila eh, sa daming issue, na-expose talaga sila. Ay, ang narrative nilang kinakalat, ang dapat daw sisihin si Pinoy. Lalo na si Trillanes kasi ibininta daw ang Scarborough Shoal. Oh, ito daw nang yung back channel negotiation daw. Si Trillanes daw ang totoong traitor at si Pinoy. Gusto nilang i-divert yung attention na hindi sila ang traitor sa bayan, sila Pinoy daw. Hindi eh, sila talaga ang traitor. Sila talaga ang maliwanag. Kaya tama yung ginawa ni Trillanes, ano, kasuhan sila ng cyber libel at saka libel. Ano yan eh, gusto nilang maglinis eh, gusto nilang i-distract ang tao, ipasa sa iba. Kay Pinoy yung ano, si Pinoy na nga yung nakipaglaban noon, di ba? Nanalo nga tayo sa arbitral ruling, dapat nga sana pinagpatuloy ni Duterte yon. Hindi niya ginawa yon. At buti na lang ngayon, binago uli ni Marcos. Pinupurso niya uli yung tamang direksyon ng ating foreign policy pagdating sa China. Kaya kami rin, kahit hindi kami Marcos ng eleksyon, suportado namin ang ginagawa ng gobyerno. Follow-up question lang po. Kasi sinasabi ni Harry Roque sa kanyang reply dun dito sa ginawa ni Trillanes, ina-avail niya yung freedom of expression. Sino nag-avail? Si Harry Roque. Freedom of expression. Ang freedom of expression, ano man na freedom, may limitation. Nagtuturo ako ng constitutional law sa Ateneo. Nahihiya nga ako kay Roque. Abogado, tapos kasama siya sa kinasuhan. Imaginin mo, kung kakasuhan ka ng libel at cyber libel, nagkakalat ka ng fake news disinformation, pwede yun sa mga trolls, sa mga bayarang vloggers, pero sa abogado nakakahiya. Imaginin mo, kinasuhan si Banat Bay. O yung SMNI na mga ano, okay lang yun, talaga namang nagkakalat ng... Tapos nabanggit si Roque, sabi ko, abogado, nakasuhan ng ano dahil sa disinformation at fake news, nakakahiya sa profession namin. Siya kasi yung kinukult nila eh. Ano yan, alam niyo si Roque, opportunista yan eh.
Sir, follow up lang po. Do you think na politically motivated po ang lahat na nangyayaring ito? Lalo na sa panig ng mga maka-Duterte? Oo, kasi mahirap talaga nilang idepensa ang kapraydura nila. At alam naman natin na mag-i-election sa 2028 si Sara ang pambato nila. Paano nila idedepensa yan? No comment si Sara. Ang dami niyang kinokomentaryohan pagdating sa West Philippines, wala siyang comment. Di ba? Oh, lahat niya halos kinokomentaryohan. Yung Ukraine, Russia-Ukraine, nag-comment siya. Yung Palestine saka Israel, nag-comment siya. Lahat ng nangyayari halos sa Pilipinas, may comment siya. Except West Philippines, no comment siya. Oh, sila Duterte. Oh, parang ngayon, hindi ano. Sila Bongo, sila Bato, sila Tolentino. Mga pro-China din yan. Pero dahil magre-re-election, kunwari, pumupustura sila Bato ngayon para sa China. Ay, para sa Pilipinas. Huwag tayong palilinlang. Kaya maganda, magsama-sama tayo. Sa, ano yan, i-isolate natin yan. Kasi ngayon, sila yung nagiging, ano eh, sila yung nagiging propagandista ng China. Pangunahin si Roque. Parang ang spokesperson ng China, si Roque na eh. Si Haliloke. At nagkakalat naman yan. Ito mga sila Baloy, sila Celes, ano, tapos itong mga DDS vloggers, ano. Pero, ano yan, mas marami tayo. Mas marami tayo, pero kailangan nating maging vocal din, i-counted natin ang narrative nila. At itong ginagawa natin ngayon, ito, purely civilian mission to. Oh, tama lang yon na tayong mamamayan, kumilos na rin eh. Kumilos na, para ipakita talaga natin ang pagkakaisa natin. So ano, walang kulay politika, hindi dahil Marcos, hindi dahil Lenin, hindi eh. Sila. Sila ang dapat nating ano dito isolate. At dapat itong mga Pilipino to na Pilipino sana pero actually maka-China. Ito ang mga makabagong makapili. Ito ang bagong makapili. Ano? Kaya maganda magsama-sama tayo. Reaction kung matapos ito ng maaga itong ano kasi sabi naman ng organizer baka hindi maabot ng 17 or baka maaga ng 17. Sasamahan namin kayo dun sa Okay, nasahan namin kayo sa 17. Yun sa DepEd yun, di ba? Sa Pasig. Sa Liwasang Bonifacio. Sa Liwasang Bonifacio na? Doon ako. Okay. Alas 4 ng hapon. Reaction lang po roon sa kay Morales. Si Morales? Sa comedy hearing po ni Bato. Wala na yan. Durog na yan eh. Humirit pa ho si Bato ng isa pang hearing daw. Oo, oh, hihirit si Bato kasi yung role niya talaga dito, dinaglag siya ni Duterte, di ba? Mm. Oh, anong sabi ni Duterte sa rally sa ano sa Dumaguete? Mandalda. Kasi yung mga DDS, parang hindi sila kumbinsido kay Bato. Kasi ang hirap ng role ni Bato, namamangka sa dalawang ilog eh. Tama. Di ba? DDS siya. Kailangan niyang ipagtanggol si... Kailangan niya talagang ano, magamit yung Senado. Kasi walang makuhang platform sila Maharlika eh. Sukmed lang ang gamit nila. Oh, alam naman, kahit mainstream media, naghihinanakit sila, nagagalit sila, hindi daw kino-cover ng mainstream media. Eh, kasi fake news yan at saka disinformation, iko-cover ba yan ng mainstream media? Ang mainstream media, pag naglalabas ng balita, kino-confirm, biniverify yung source. Paano nila mabiverify yung source? Kung ano yan, kung galing yan kila Maharlika. So, hindi talaga yan iko-cover ng mainstream. Right. So, ngayon, para makover yan ng mainstream, kasi sila lang nag, ano yan eh, naglalabas niyan, sila Maharlika at mga DDS vloggers, Banatero. Ang ginawa nila, si Bato yung nagamit. So, ang role ni Bato, mag-kandak ng hearing, pasalitain sila Jonathan Morales para ma-expose si BBM, si PBBM na nagagamit daw ng droga. Yun yung role ni Bato. Ang problema, yung una, si Bato lang yung nagpipreside, walang ibang senador. Nakabuelo si Bato nung una, nakabuelo rin si Morales. Nung sumunod na hearing, pangalawang hearing, nandun na sila Escudero, liniktorahan na si Bato. Niliktorahan na, hindi pwede ang ano, hearsay. Kailangan yung mga resource persons, personal knowledge. So, at pangalawa, sabi mo nung nag-request ka ng hearing, Pidea leak. Bakit hindi Pidea leak ang iniimbestigan? Yung paggamit na di umano, yung involvement na di umano ni PBBM sa droga. Hindi na yung Pidea leak. Hindi dapat yun ang title. So ngayon, naano si Bato, na-expose siya. At saka lalo nang nadurong yung ano eh, credibility ni, ano, wala na talaga yung credibility si Morales. Lalo na nitong last hearing na nandun si Dionisio. Anong sabi ni Expedia Chief Dionisio? STL. Professional STL. Storytelling liar. Professional na storytelling liar. So ano talaga, ano na ito, yung inaasahan pa nilang Picoy, wala. Nag-ano sa kanila, lahat bumaliktad eh, sa kanila. So wala na, durug na.
Ngayon, ang problema, sabi ni Duterte sa mga DDS, huwag kayong maghinala kay Bato. Atin yan. Ihado ko yan. Ninong ako niyan sa kasal. Yun yung sinabi niya yun sa tumagitin, ano, di ba? Sa bandang uli, ilalabas ni Bato ang totoo. Eh, ang problema, hindi yun ang nangyayari. Subabawi si Bato sa last hearing. Ay, mahirap. Kaya nagre-request siya ng last hearing, baka makabawi. Baka makabawi. So, maga, kung sa korte, direct examination, panalo siya. Nag-cross examination, na-counter, talo. Nagre-redirect, talo pa rin. Oh. Di ba? Hindi niya na yan mababawi. Kapag ano na yon eh, nasira na, lagdurog na si Bato at si Moray. Parang lumalabas po na hindi nila mapatunayang gumagamit si PBBM ng Bato, at lumalabas si Bato ginagamit si PBBM. Parang ganun. Sa tingin niyo po kapag lumitaw, kunwari si Pakito Ochoa, at ipinanggik, at kasi nung kay Maricel Soriano, nung nag-deny si Maricel, hindi sila nakaribat dun eh. Pinauwi na lang din agad ni Bato si Maricel. Nasira diskarte nila. Paano kung ganun din ang mangyari na mag-deny si Pakito Ochoa na siya yung pumigil? Ano kaya magiging takbo ng pagdinig niyan? Ano naman talaga eh? Wala naman talagang... Dahil ano na talaga, hearsay lahat, ang kailangan ng palitawin yung informant. Uh-huh. Ang problema, wala naman talagang informant na lilitaw. Ang sabi ni Bato, patayin na yung informant. Wala. Ano na to? Talagang wala na yan. Kaya si Ochoa, pagtatawa na lang yan ni Ochoa. Kaya lang, syempre, dahil nga sila Ochoa at Maricel Soriano wala namang kinakatakot, umarap sila. O, di ba? Kasi wala, si Ochoa hindi naman niya na-atras dyan. Aarap yan, pero relax. Si Maricel, relax nga lang dun sa ano. Ganun. Wala naman. Ang natatakot lang humarap sa mga ganyan na pagdinig, yung mga guilty tulad ni Kibuloy. Sige, salamat.